Magandang araw sa lahat ng taong bayan na kontra sa katiwalian at mga supporters na vloggers. Siyempre kasama na ang Igorot Warriors International members at mga supporters. Ngayon, alam na natin na laganap ang korupsyon sa gobyerno. Pero ang karaingan ng kahirapan at kagutuman ng majority ng Pilipinong hikahos sa buhay ay hindi naririnig at nagbibingi-bingihan ang kinaka o kinauukulan ng mga taong inaasahan ng taong bayan na dapat nilang sumbungan katulad ng mga politiko. Dahil ba mismong ang gobyerno ang kanilang inireklamo? Dahil ba ang mga sindikato ay konektado mismo sa gobyerno? Bakit nagkakaroon ng ganitong mga katanungan? Dahil sa dami ng kapalpakan ng kanyang mga nasasakupan ang gobyernong ito. Kaya tayo nakakarinig ng mga ganito at ganitong mga reklamo at wala naman tayong naririnig na pagwawasto o corrective measures ang pinaka pangulo natin at alam ito ng taong bayan. Sino pa kaya ang maaaring hingan ng saklolo? Alam din natin na ang mga kumukontra sa kalokohan nila, nilang masasama ay pinagtutulungan ng mga sakim sa kapangyarihan. Kung titignan ng mabuti ay nasa bingit na ng digmaan ang Pilipinas, pero ang kasalukuyang gobyerno, mga sindikato, mga politiko ay nagpapasasa sa kaban ng bayan imbis na maghanda. Kaya ang nangyayari, nakikita naman natin na kanilang bulsa, kanya-kanya ang pagpupuno sa kanilang mga bulsa galing sa pera ng bayan. Bakit sila walang pakialam itong mga sumbungan natin sana? Dahil ba ito ang katunungan na naman? Dahil ba madali silang mangibang bansa o bayan, pagsapit ng kagipitan, bunga ng digmaan? O kaya naman ay pagdating ng singilan ng kanilang mga kasalanan, bigla silang tatakas na lang dahil nga mapera na sila. At yung perang yon, alam naman natin ay galing sa korupsyon. Ito ngayon ang isa pang pinakamalaking katanungan ng taong bayan. Sino na ngayon ang aasahan nila? Tayo. Sino na ang kanilang malalapitan? Saan tayo lalapit? Kanino tayo lalapit? Kaya nga, minsan, ang panalangin na lang natin, sabi natin ay, "Oh, Ama, makinig ka sana sa mga hinaing ng iyong mga hinirang at ng taong bayan. Saklolohan mo po kami sa mga kalaban. Ikaw po lamang ang aming sandigan, aming Ama. Kaya na po ang bahala sa aming lahat. Kayo na po ang bahala sa bansang Pilipinas." Pero sabi ko nga nung una pa na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Maraming salamat po.